Okay, magandang araw sa inyo mga boss. Happy Happy New Year, no? Unang araw ng ating trabaho. Okay? Naba, ang panibagong araw na ito at taon, mga boss, ay maging kasiyasiya sa atin at kapaki-pakinabang. Okay? Etong ating ginagawa ngayon, mga boss, nagawa na to natin dati. Etong taxi na to, kung mapapansin nyo, ito yung inalign natin yung ating compressor. Pero ito ang eksena, mga boss, dahil kung mapapanood nyo yun o napanood nyo yun, ay ang nangyari dito, may problema yung kanyang condenser. Okay, may problema yung kanyang condenser, kaya nasira yung compressor at wala sa align. So ngayon, eto na nangyari. Hindi na sa atin to napagawa, hindi na tayo ang nag-maintain nito. Tapos, dahil may problema yung condenser niya dati, mga boss, nagpalit sila ng condenser at saka compressor dahil na bumigay yung compressor. Nagpalit sila ng condenser, pero yan yung condenser nila. Oversized daw to, pero tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung mga bracket nila. Okay? Pati aux pan, ganyan yung bracket. Wala man lang ginamit ding rubber tex. Tapos hindi maganda ang bracket, pag gumasgas yan, pwedeng mabutas yung condenser. Problema, mukhang sa atin na naman ibibigay para paayusin. Hindi ko alam. Nag-advise ako dati sa kanila na magpalit ng condenser. Pero ayun na nangyari, hindi nagpalit. Eto naman, nagpalit sila ngayon. Iyan naman yung kinabit, iyan naman yung bracket. Oh, ngayon tayo naman ulit na mag-aayos. Anyway, wala namang issue dyan. Pero ang sa atin lang, sayang yung trabaho kung may mga hindi maiko-correct na mas maganda, no? Kagaya niya mga auxiliary pa natin, mga boss. Siyempre, walang goma. Mabuti pa tong isa, kahit pa paano may goma. Kaso, nandun din nakatali sa condenser. So, may napansin pa ako yung kanyang radiator, napaka-pit-pit dito, napaka-yupi. Isa pa sa magiging dahilan niya yan, kung bakit magkakaroon ng mataas na temperatura, madadamay ang aircon. Paano natin i-correct na naman? So, ayun na naman ang eksena, meron na naman tayong bagong project. Project natin, na naging project nila, na naging project na naman natin. Ganun talaga. Kaya minsan, sa pagtitipid, may mga kailangan natin. May mga talagang kailangan tayong, ayan, kagaya niyan. Pero hindi naman kasi porke nagtitipid, mga boss, yun na yung magiging eksena natin sa trabaho. O, itatali na lang natin. O, sabagay, hindi natin sila masisisi dahil yan lang naman siguro ang alam nilang gawin dyan. Dahil, nagtitipid. Kasi may mga technician, mga boss, na talagang sinasabayan din kayo. Ibig sabihin, nagtitipid ka, titipirin ka rin. Dalawa lang yun. Pero syempre, sa atin naman, dito, pwedeng magtipid ka na kahit papano naman, ginagawa natin yung tama. Okay? Kasi ayaw natin naman na pag binuksan ng iba, tapos sabihin, ginawa yan ni ganito, ginawa ni ganito. Okay, ganyan pala ang trabaho nila. So, ayaw natin nun. So, kahit papano, kahit nagtitipid dito, ginagawa pa rin naman natin yung medyo mas maayos naman, no? Pero, yun talaga, nagiging kalalabasan, mga boss, pag nagtitipid. Wala kasing, sa ngayon, na gumagawa ng matino, tapos ang presyo ay napakababa. Or parang hiningi mo na lang, or parang basta napakababa na singil, no? Walang gumagawa ng ganun. Walang nagkakabit ng pyesa na original na mababa ang singil. Walang nagtatrabaho ng sobrang tibay na mababa ang singil. O kaya asahan nyo na sa dalawa. Kung kayo nagtitipid, pwedeng ganyan. Pwede namang okay. So, dalawa lang yun. Nasa gumagawa yun, mga boss. O yun lang, yun ang project natin yan. Black oil ang compressor ulit. Pagpapalit na naman tayo ng panibago, surplus, paplashing natin yung condenser, subukan natin i-correct yung ating mga bracket.
Bahala na mamaya kung ano yung magagawa natin yan dahil hindi na ito yung condenser dati. O kaya i-rebracket na lang natin siguro na mas maganda o nang tama. Yun nga lang, kagaya sinasabi ko, eto na naman yung gagawin natin. Magkukorek na naman tayo ito sa mga ginawa nila. Okay? So yun lang, Happy New Year mga boss ha. O, Kia Rio tayo. Okay, ito yung compressor niya. May langis pa ba? Wala naman langis ah. Tuyot na tuyot. Okay mga boss, nakita namin kasi yung leak talaga andito rin. Eh grabe, wala. Durog. May mga ribaba sa loob. Sige, tanggalin mo to para mabiyak natin. Oh, ganito mga boss. Second hand tong compressor. Ang sinasabi ko lang lagi sa second hand, pag nagkakabit, kasi ito, second hand to ng L300 na 2019 up. Ito nakakabit. Meri-medyo na yun. Meron ng dikit eh. O dito kasi may leak. Dahil dito sa high pressure yan. O sa mga compressor kasi mga boss, kaya nasisira to dahil meron dahilan. Okay, ang dahilan niya, malamang, unang-una, dahil second hand to, baka may tama na. Okay, may tama na, nagkaroon na ng black oil, sumikip yung condenser. Or, yung condenser ang masikip, kaya yung compressor nasira. May high pressure. Isa rin nga, yung sinasabi natin yan, kasama yan sa pagpapalamig natin, di natin alam kung bakit nakatupi yan, ng ganyang katupi. Baka mamaya, mali yung hose na nagamit, napilit na lang dyan na ikabit. So, pagka ganyan ka higpit yung ating circulate ng tubig para palamigin yung ating makina at radiator, eh magkakaroon ka ng trouble dyan. Ang problema, nakadikit yung condenser natin sa radiator natin. O kaya pwedeng magdoble ang init yan na mahirapan yung compressor natin. O, papabuksan natin ito mga boss para makita natin yung naging damage sa loob. Kasi nakita natin dito pala sa labas, eh parang ginibanan ng ribaba at saka buo-buo na. O yan. Basta ito, pinalitan na natin dati ito ng compressor. Tapos may problema yung condenser na hindi nila napalitan dahil wala pang pampalit. Ito naman, pinalitan na nila ngayon. Pero nasira pa rin yung compressor. O, dalawa yung dahilan yan kung bakit nasira yan. Dahil kay compressor at saka doon sa condenser din na yan. Kasi sabi niya sa akin, hindi yan brand new. Although malaki mga boss ha, malaki yung kinabit nila, parang pang Altis. Kung hindi ako magkakamali, parang pang Altis. Hindi, pero hindi daw brand new. Hindi ko alam kung totoo. Baka naman bago, replacement. Oh yun. Papabuksan muna natin. Okay, dito pa lang may issue na. Basag na yung nilalagyan ng ating lock. Oh, yun yung sinasabi ko mga boss. Hindi nagpapalit, paano ka magkakaroon ng second hand na local na dito sa atin? Ibig sabihin, nakakuha ka ng ganitong compressor dito sa atin sa Pilipinas dahil nagpalit na ng panibagong compressor yung may-ari nito. So, ibig sabihin, sinalo mo yung pinagpalitan. Kasi, kung hindi naman second hand Japan yan, eh, dito yan sa atin, local. Eh, yung Eldra natin, local yun, yung mga nakakabit dun eh. So, ibig sabihin, may issue na to, kaya pinalitan nung dating may-ari, tapos sinalpak pa sa'yo. O, sige, sabihin natin, na-repair na. Okay, ang naging problema lang nung dati, eh, sabihin natin, pulley. Kasi, kalimitan sa ganun, bumibigay ang pulley. Nagpalit ng bagong pulley, mga boss. So, kaya, o kaya, nagpalit ng, o yun lang ang sira, nagpalit na ng buong compressor. Kaya ka nagkaroon ng isang buong ganitong compressor. Pero kung halimbawang pinalitan mo yan dahil sira naman talaga at sinalo mo, eh problema yun. Hindi talaga tatagal yan. O, check natin yung loob kung ano nangyari. O, bagong taon, bagong encounter na naman mga boss. Hindi mo yan mataano kasi nakaano yan. Nakasilad, ginawa nila. Papaluin mo yan, palabas. Yung namang gamitin mong screw natin na ano eh, yung medyo padurog na para hindi naman kawawa.
yun yung sinasabi nila mga boss. Kaya pala talaga second hand daw ito. Kaso ang problema, parang hanggang dito may leak pa rin yata ito. Ayun oh, may parang kulangot doon na nakatapal. So ibig sabihin, itong binenta sa kanila, pinagpalitan din dati. Eh, nininang lang. So ibig sabihin yan, sinalo nila nang may remedyo na rin. O, ganito naman mga boss ha, sa hinang. Ang ating condenser, may mga butas sa loob yan. Pag naghinang kayo, pwedeng mamatay na yung isang butas niyan. Ibig sabihin, barado na yon. Kung ilang butas yan, o ilang gano'ng kalalim yung butas niyan, ganon din kalalim yung papasok na aluminum rod sa loob. Maliban na lang kung talagang magaling yung maghihinang at hindi mapapapasok sa loob. Pero sa ganitong itsura ng hinang, eh palagay ko, pasok sa loob to. Kasi parang tinapal na impoksi yung kanyang hinang. O yan isa yung mga dahilan mga boss ha. Kaya siguro bumigay din yung compressor. So dito talagang natin na. Ito na. Sina, patingin. Ay! Mga boss, wala na. Ang katol niya na nakadikit sa loob, wala na, kadurog-durog na. Tapos sobrang tuyot. Wala, parang napabayaan na to. O yan, no? Wala, sabog. Sabog talaga, mga boss, sabog. Ay. Yay. Ito na naman eksena, mga boss. Oh, hirapan na naman tayo. Eko po, ay yun lang talagang buhay natin. Kung meron lang tayong ano, baka may mag-sponsor sa inyo dyan, palitan nyo na lang condenser to na bago. Nakabagong condenser, compressor. Mga boss, dahil yung ating ano, dahil kagaya sinasabi ko, isa lang to malamang taxi na panghanap buhay ng ating kliyente. No? At talagang kailangan magtipid ng ating kliyente dahil una, mahirap talaga maghanap ng pera mga boss, napakahirap, no? Kaya talaga napupunta sa pagtitipid. Pero may mga option naman tayo na pagtitipid mga boss, kagaya niyan. Nanggaling nito sa atin, may isa na lang tayong offer, magpalit ng condenser. Ang nangyari, hindi talaga nila napag-ipunan dahil nga syempre, alam mo naman pag in-out lang ang pasok ng pera, papasok lalabas, ang hirap makabuo. Kaso ang problema, yun na, hindi daw kasi na siya nagme-maintenance o hindi na sa kanya nagagarahi itong unit, kaya napagawa na naman sa iba. So, ayan ang nangyari, imbis na magawa ng mas maganda, kasi hindi na tayo magre-remedyo ng ganong ka-problema mga boss, no? Kailangan maayos natin talaga. Okay, expansion valve mga boss, isisave ko sana ito, no? Kaso problema talagang madugo yung pagka-blockwood. Parang pusit na, kaitim. Okay, ang medyo na walang gana naman mga boss pag minsan, no? Kasi yung ating compressor, sariwa yung ikakabit nating compressor. So kagaya na sinasabi ko, nasisira ang compressor dahil dito kay condenser. Ngayon, etong problema natin. Walang makakapagsabi sa atin, walang makakagawa na 100% kagaya niyang black oil na malilinis mo itong condenser, no? Kasi maliliit ang butas nito sa loob mga boss. Pag ito hindi mo na linis ng tama, ang mangyayari, magko-contaminate naman yung lumang langis na black oil na langis na hindi mo madadala sa flushing, no? Masisira na naman yung compressor mo. Ngayon, ito na naman problema. Ayun problema, nagtitipid nga tayo. Anong gagawin? Ipa-flushing lang talaga, no? Ngayon, sa atin naman, kung ano yung pinakamatinong flushing, yun ang dadaanan natin. Pero, kagaya na sinasabi ko, hindi natin mapapatunayan na 100% nalinis natin ng tama. Kasi, wala naman yung headers na para tanggalin, para silipin, saksakin yung mga butas sa loob. Hindi kamukha ng ating radiator, na pagka nagpa-overhaul tayo ng radiator, tinatanggal ang headers, sinasaksak lahat ng butas. So, ibig sabihin, wala kang makikitang barado ron. Dahil napapatagos nila lahat ng ginagamitan ng pangsaksak. Pero dito sa atin, hindi. Ang gagamitin lang natin dito, 1-for-1 bill, liquid na free yun, o yung ating pamplashing, tutulak ng nitrogen. So, yun lang. Ang problema, pag hindi mo nababad na pangat yung dumi ng ating condenser, matutuyo lang yung dadaanan ng ating pamplashing. Pag natuyo yun,
pwedeng lumabas yun na wala na, hindi na black oil. Pero ang problema, pag free yun na ulit yung dumadalo dyan sa kalangis, mahahasa na naman yung mga nakadikit na itim-itim na yun, papangit na naman yung quality ng langis natin, magkakaroon na naman trouble to. Iitim na naman yung langis. O, papakita ko sa inyo yung laman ng ating compressor kung gaano ka kulay o kung gaano kalinis ng langis na nakalagay doon sa ating surplus na compressor, no? Same lang yan, mga boss, nung ating lumang L3 na 2017. Multigroove lang yung ating pulley, pero palit pulley na lang gagawin natin. Ngayon, tingnan natin laman nito. Ito, mga boss, hindi ito niretoke. Ang history nitong ating compressor ay bago ito, sinalpak natin, hindi naman pala yun ang issue, mali ang findings nung nag-check. Sabi ay hindi daw gumagana yung magnetic. Pero nag-advise na ako dahil sa kaibigan ko to na mag-convert na lang ng Denso. So ngayon, hindi ito retoke. Bago ito na tinanggal lang dahil nagkamali ng check yung ating sumilip, no? O yun lang isa loob, mga boss. Ibig sabihin, hindi siya black oil. So matino yung langis. Eto problema natin, matino itong ating compressor. Pag hindi matino ang condenser, bilang ka lang na mga ilang buwan, lalo na sa taxi. Lalo na sa taxi, mga boss. Kung private, bahay, opisina, pwedeng tumagal yan. Pero kung yung condenser mo na yan ay may tama, masikip, sabog to. Isang araw, dalawang araw lang, isang linggo lang, napakahirap na ng trabaho nitong ating compressor. Eh, ang trabaho lang nito, bumomba, mga boss. Higop, bomba, suction, discharge. O pagka yung kanyang dadaan ay masikip, ay wala ka walang mangyayari dito. Puputok talaga to. Sisingaw talaga yan, magkakaroon ng leak. Pagka nagkaroon ng leak yan, yung langis na dapat na babalik sa kanya, hindi na makakabalik, matutuyot, ganyan ang mangyayari niyan, mga boss. O ganyan. Sabog talaga. Kaya yung o-ring niya, namaga, dyan sumingaw. Sobrang init ng katawan eh. O yan, challenge na naman yung ating gagawin ngayon dito. Good na sana to, mga boss, dati pa. Kung na backupan agad natin ng maayos na condenser. Kaso ang problema ngayon naman, matino na naman ang ating compressor. Condenser na naman tayo magkakaroon ng problema. I-convert ko na lang kaya ng condenser to. Ngayon, mga boss, kasi hindi naman natin kailangan ipagyamang pa, no? Kasi wala nga talagang pang bili yung ating kliyente. Pero dun may singaw eh, oh. Basa eh. Oh, nagkasundo kami na mag-down muna ng kalahati sa aming gagawin. Uhulog-hulugan na lang niya yung kalahati. Hindi ko to sinasabi, mga boss, para magkumuha ng simpatya sa inyo na kami ay matino, kami ay mabait. Pero yun yung goal na ginagawa natin. Hindi man nakikita sa ating camera, hindi man nakikita, hindi natin binibidyohan, pero yun ang ginagawa natin sa ating kliyente. Ngayon, wala talaga magiging pambili. Palagay ko, wala ang magiging pambili ng condenser. Pero paano namin iingatan yung aming compressor kung may problema si condenser? O, palagay ko, mga boss, ganito lang gagawin namin. Magpapalit ako ng panibagong condenser, idadagdag na lang natin sa kanya, nahuhulugan niya, kaysa naman bumigay na naman yung ating compressor. O at least yung condenser na to, tapusin na natin to. Kasi bukod sa palagay ko butas yan, dahil malangis eh, ang gitna na yan, tamo yung, o yan yung mapapansin nyo na parang mapa na yan, mga boss, kumpara sa ibang katawan niya. May singaw yan, sigurado ako. Pwedeng galing dun sa hinang or napwersa na sa iba, kaya kumalat dahil nahinang dun eh. O ngayon, ang problema pa dun, bukod dun sa leak na yon, sigurado ako, masikip to. O ang gagawin na lang natin dito, magpalit na lang tayo ng panibagong condenser. Hanapan natin ng ibang condenser na pwedeng pumasok na may iba bracket namin dun. Yun na lang, tutulong na lang ulit tayo, mga boss. Kagaya na sinasabi ko, hindi natin kailangang ilathala pa sa camera ang ating pagtulong. Pero kagaya nito ngayon, yung sitwasyon na to,
kailangan nating sa isang banda, kailangan nating makatulong sa pagkakataon ito. So yun, mayroon man ang camera o wala mga boss, dito sa shop natin mayroon tayong gustong gawin sa ating mga kliyente na hindi talaga nakaka-afford na magpalit ng mga piyesa. Dalawa lang naman to mga boss, no? Pwedeng nagpapanggap lang na walang pampalit. Pwede namang talagang wala. Hindi ko alam yun, pero isa lang ang makikita ko. Wala namang issue sa akin yun. Kung nagsasabi ng totoo o hindi, bahala na sila, no? Bahala na sila. Basta sa atin, ayaw kong masira, ayaw kong mag-doble-doble ng trabaho, gagawin ko naman yung tama, no? Para at least, ginawa ko yung party ko, bahala na sila. Okay, yun na lang muna ang project natin, mga boss. Sigurado ako, papalitan ko ng condenser yan. Hindi ko nahahayaan pang madurog yung compressor ko ng ganyan. Kawawa yung compressor ko. Napakahigpit ng trabaho ng ating taxi, mga boss. Hindi to private, na bahay opisina lang, aalis ng malamig ang panahon, uuwi ang malamig ang panahon, no? Ito, sumasagupa to kahit saan. Araw, lamig, init, ulan, asa kalsada yan. O, yun muna. Sa mga, kaya mga boss, sana itong taon na to, pagpalain tayo at makatulong tayo sa wala, no? Hindi man sa wala, makatulong tayo sa hindi pahanda na magpalit ng mga panibagong piyesa, kasi paulit-ulit lang mangyayari to. Pag hindi mo ginawa yung tama, ganun ulit yun. Eh, pero kung ikaw naman nakakaintindi ka ng tama, mag-suggest ka na lang, mag-usap na lang kayo para makatulong ka. Okay? Sige. Ayun lang mga boss, doon ako nalungkot. Yung ating compressor at yung pulley ng ating compressor ay magkaiba ang size ng bearing. So ibig sabihin, hindi ko makukuha yung pulley assembly ng kanyang luma para ilagay dito sa ating compressor para maging multigrove, no? Kasi bi-belt yun sa atin mga boss, dahil pang lumang modelo to sa atin. So mas higher ng model tong isa kumpara dito sa atin. So ngayon, hindi siya papasok dahil yung bearing niya nagkaiba. Malaki ang bearing nung outside, anong inside ng ating pulley. Kasi makapal tong ating shafting, manipis lang yun sa kanya. Ayan, no, maliit. Iyon malaki. Iyon ang problema. Ang problema naman kasi nakatutok na yung ating compressor doon sa kanyang bracket. Kung magbabago tayo ng compressor, magbabracket na naman tayo. Kung hindi naman tayo magbabracket, yung original lang hanapin natin, mas mahal naman yon. Eh lalong madudurog na tayo doon. Ang naisip ko na lang mga boss, pang Avanza na naman, magko-convert na naman ako. Ang maganda lang kay Denso, una, marami talaga nito galing Japan. Marami talaga ng surplus niyan. Hindi ka mukha ng mga ganyan. Wala ka makukuha masyado na matino na surplus. Maliban na lang, kung naritoke nga, nasa aircoonan na rin, or yung mga nasa insurance, yun ang magaganda na surplus. Parang bago pa yun. Ngayon lang, matagal lang namang trabaho ito mga boss, conversion na naman kung sakali. Papaguli na naman tayo nito. Okay, pag-aralan ko muna. Tingnan natin kung anong pwedeng gawin, kasi ito sana pinakamadali. Kasi kakasa na lang natin eh. Doon lang tayo sa condenser mag-convert. Ayun na, nakaumang na sana yung ating condenser doon. Pero ito muna po problemahin natin compressor. Kung paano natin siya mahanapan ng pulley na multigrove. Hindi ko alam kung pasok tong pang Avanza ron. O magsusukat muna ako mga boss. Sobrang black oil. Okay, pinapa-blasting natin yung kanyang evaporator mga boss, dahil syempre kung black oil yung condenser, black oil din yung evaporator. Kailangan walang matirang black oil sa system para pag-ikot, sariwa lahat.
O mga boss, ang ikakabit na natin yung tension na pang Avanza. Hindi obra yung ating huli yung sa ating ikakabit na compressor na ito. Babracket natin ito. I-align natin yan. Medyo kalabang kasi rito mga boss, wala tayong bracket na pwedeng tanggalin, no? Dito mukha nung iba, separate yung black bracket dito sa ating engine, no? Ito nakadikit dito sa ating block o sa makina natin yung original na compressor eh. So kaya medyo mahirap tayong mag-convert ng bracket na panibago. Nalang natin siya itatap doon sa ginawa kong bracket dati. Okay. Okay, ikabit na natin yung isang bracket mga boss sa baba. No? Align ba? Wiyo. Zero-zero naman ano? Zero pa lang. Tatlo lang ilalagay natin bracket mga boss. Kasi dalawa lang yan sa baba ang lagayan eh. Ayun na, huwag sana muna mahulog yung inispat ko dun ah. Tapos, sa taas mga boss, dito tayo kukuha. Sa taas. Dito. Sa ating alternator. Kasi ipubababa pa natin ng konti dito dahil masyadong dikit doon sa ating ano ba yan? Pump ba yan? Water pump ata yan mga boss. Nakaikot kasi ang belt dyan eh. Sana hindi na rin tayo magpalit ng belt. Okay, so itong ikakabit natin ay pang Avanza sa mga bossing ah. So kung effective to, pwede nyo itong gawin sa Kia Rio. Ang orig nito alam ko talaga ano eh, clutchless ECB valve, no? Pero na-convert nyo ng marami mga boss. Kaya hindi na natin alam itong sasakyan nya kung ano na Kia, pero Denso alam ko, Doon lang at saka ano, Korea. Okay, so taas naman, gagawa tayo ng isa pa. Medyo kailangan ko makagawa ng parang ganun. Testing. Okay, check natin yung alignment natin. Belt, good naman mga boss. Ang maganda lang dito sa ating pooling na gamit mga boss, dahil 6PK. Oh, ang urig talaga nito 5PK. Ayan o, sa alternator natin. So naging 4PK dahil siguro nasunod yung dating compressor. Kaya nagpalit ng belt. Pero palagay ko hindi ako magpapalit ng belt eh. Subukan na lang natin. Ayun. Align naman mga bossing. Taas na lang. Tapos ano pa ba? O kahit saan ko siya ilagay, pwede siyang umalign. Okay. Okay, mga boss, nabutasan ko na yung kabila. Doon kasi ako babanat mga boss sa ating alternator bolt. Yun, doon. Tsaka natin dito ilalagay. Okay. Ayan, isa na lang itong ginagawa ko mga boss. Natapos na natin yung dalawa sa baba. O, ito na lang. So, syempre may konting design. Kasi may tatama tayo rito. Kaya may kurba tayong ginawa dyan. Okay, ayan na. Oo, kasi ako na rin ang magbabracket itong condenser para masaya mga boss. Okay. Okay, final mga boss. Na-itap na natin yung ating compressor. Meron na tayong bracket sa taas. Okay, good naman. Isa sa taas, 14 bracket ng alternator. Tsaka isa sa baba. Okay, dalawa sa ilalim. Okay, good na.
Eto naman mga boss, itong ating condenser, ibabracket na natin. So hindi na to tali mga boss ha. Hindi natin itatali ito kagaya nung ginawa nila. O itong ilalim mga boss na kinuha natin doon sa isang condenser, dito natin lalagay. Okay, sinalipin na natin ito ng rubber para kahit dumikit doon, hindi magkaroon ng butas yung ating condenser. O yan, sakto yan dito mga boss. Dito dapat talaga nakatungtong yan, yung bracket nila. Okay, yan. Tapos sa gilid meron to. Plastic kasi to, kaya hindi tayo pwedeng magbutas dito. O, dun tayo maglalagay sa original. O, babalik natin sa original na setup. Okay, yan lang. Okay, naipon na natin yung bracket natin mga boss. Pwede na natin siyang isalpak. Ayun oh. Uy! Parang totoo. Ayun na mga boss. Taas na lang ako. So nakaupo na yung ating dalawang bracket sa ilalim. Malayo na yan sa dati. Okay, taas na lang. Okay, syempre mga boss, lalagyan din natin yung taas at gumawa tayo ng ating condenser bracket. Binuluktot natin siya ng parang dalawang L or parang S. Tapos eto mga boss, dito ang discarte niya no. Yun yung original na lagayan mga boss eh. Sasalpak natin yan dyan. Uy! Okay, tapos may tornilyo yan dyan mga boss. Kabilaan yan, no? Lalagyan natin siya kabilaan. Para parang urig, no? Itong isa nandito sa taas eh. O, adjust tayo ng konti. Tapos babrakita natin yan dyan. Okay, very good. Okay, mga boss, na-tap na natin yung apat nating bracket, no? Okay na, matibay na. Kung ano yung tigas ng ating radiator, yun din yung tigas ng ating condenser, no? Okay, ang gagawin naman natin yung auxiliary fan naman niya. Ito yung auxiliary fan niya. Dahil medyo mas malaki yung condenser natin, meron tayong housing na 12 o 12 inches. Ito 10 inches ata ito mga boss. O geez, saka 12. O, kukuhain natin itong ating housing, lilipat natin yung kanya motor. Para at least mas malaki yung mahanginan niya. Ayan. Okay, para at least mas mabigyan niya ng tamang hangin yung ating condenser. Mas malaki ang masasakop, siyempre mas maganda mga boss. Ayan o. Okay. Okay. Naglilinya na lang tayo ng pipe mga bossing no. Discharge hose, nakakabit na. Yung ating 3-8, tinatap na natin yung galing natin ng condenser papuntang. Okay, ito na yung dryer natin mga bossing. Dito na lang natin nilagay dahil yung kanyang dryer ay naka-built-in dito sa kanyang condenser. So dito na tayo naglagay. Okay, may glass din yan, maganda. Para makita natin sa kilo at saka yung ating glass kung magtutugma ba sila. Okay, so linya na lang papunta na lang sa expansion valve isa. Tsaka eh lumiwanag, salamat sa ilaw, maliwanag ang buhay. Okay, yun na lang, saka suction pa pala mga bossing, wala pa. Oh, yun na lang. Pero medyo late na kami mga boss, mga nasa alas 6 na. Palagay ko bukas na natin 'to matetesting na maganda. Okay. Okay, mga boss, ngayon natin ipagpapatuloy itong ating Kia na Rio na ginagawa, no? Magandang umaga sa inyo. Okay, kagabi mga boss, nalagyan na namin to ng pressure. Na-leak test na namin to kagabi. Ngayon, ang balak namin kasi ngayong kargahan. Pero ang problema mga boss, nilagyan to ng 300 PSI. Okay, medyo malakas yun, medyo mataas. Pero eto na, isang buong magdamag, nagbawas. So, ibig sabihin may singaw to mga boss. Ang hindi ko lang alam, kung yung evaporator natin, eh may problema.
yun ang medyo problema ron, no? Kalaban nyo kasi kailangan baklasin yung ating dashboard kasi sinilip namin ng pang-endoscopy yun. Hindi naman siya madumi kaya hindi namin siya pinull out dahil ang valve lang naman nito ay nasa labas. O kaya hindi na namin pinupull up yung pag malinis naman yung evaporator pag nasisilip ng ating camera, no? Pero sa ngayon, ang problema natin ngayon dahil bumababa, kailangan namin hanapin. So pwede namin ulitin yan kahit bago yung condenser, pwede namin i-test ulit yan. Compressor, bago ulit kami pumunta sa loob kasi talaga medyo mahirap tanggalin yung loob. Mas abala. Eh kung hindi naman kailangan, dapat hindi naman tinatanggal. Pero sa pagkakataong ito mga boss, malamang kailangan namin tanggalin yan. O yun, titestingin namin at update namin kayo kung saan namin makikita yung leak na nagbabawas ng presyo na kinarga namin, no? Itong nitrogen, no? Yugigi. Okay, mga boss, nagpalit muna kami ng gauge. Mukhang yung gauge natin na may problema. So, hindi naman gumagalaw dito sa isang gauge natin. So, minsan kasi doon talaga rin nagiging problema, no? Yung ating ginagamit na mga tools na hindi na talaga maganda ang quality, no? Kaya minsan talaga hanap ka ng hanap na singaw. Andyan naman yung problema sa ating mga ginagamit na tools o itong ating gauge. Magandang balita mga boss dahil syempre wala tayong babaklasing dashboard, wala tayong papalit ng pyesa. Syempre dagdag gasos na naman yan. O yan yung ating setting ng ating pressure na kinerga. Obserbahan pa namin pero naka 10 minuto kami hindi pa bumababa. Yung isang gauge kasi bumaba agad yun ng isang guhit eh. O, testing muna ulit. Okay mga boss, naglo-load na tayo ng Freon. Meron na tayong reading na 40 low side, nag-automatic. High side natin, mga 150. Okay, naka-off yan mga boss. Okay yan, gumana na. 150. Low side niya, 35. Medyo tumataas, nagbabago mga boss, hindi pa puno ng Freon. Glass natin medyo magalaw pa, medyo mababulos pa. Kilo natin kulang pa. Okay, ito na yung setup natin. At yung ating hose nga pala mga boss, na nakita natin na kayupi, pinapalitan na natin. Medyo kapos pa nga, pero yan na yung binigay sa atin, no? Pero hindi nakamukha nung dati mga boss. Kasi yung dati, kaya pala meron ako naririnig na umaalog sa loob ang nilagay nila sa loob. Okay, naglagay sila ng tubo para at least huwag mabaluktot tong ating hose. Pero negative, hindi siya umubra, no? Kaya nagpapalit tayo ng panibago. Okay, so magte-testing tayo ng lamig. Palagay mo nga ng thermometer, Tom. Okay, papuno na yung Freon natin. Konting-konti na lang. So magche-check na tayo ng lamig sa loob. Palagay ko, good na to. Pero kulang pa tayo ng konti Freon. Tingnan natin, panay automatic. Oh, doon. Sarap. Alam natin sa aircon mga boss, pag minsan yung sinasabi ng ating ibang kliyente, ang aircon daw, pag malamig, pag bukas pa lang ng pinto, sumasalubong ng lamig. O so pag gaganon talaga, medyo maganda talaga ang response ng ating aircon, no? At napapalamig niya na maganda yung buong sasakyan natin. Kaya pag bukas ng pinto, sumasalubong talaga yung hangin na lumalabas sa kanya, no? So subukan natin. Okay, nag-automatic pero nasa 9. Ayun na, tumaas na. Oh, masa 9 degrees Celsius, hindi siya makakapagpababa ng mas mababa mga boss dahil nag-off agad siya pag dumadating sa 9 degrees Celsius. So parang ang setting nito, parang pag na-meet niya ng 9 degrees Celsius, mag-off siya, no? Pwede naman taasan pa, pero ang problema mga boss ay wala namang masyadong araw. Mag-iiba ang ating automatic pagka walang araw, no? O may araw, pag walang araw, so mag-iiba ang setting ng thermostat natin, no? Kasi pag uminit ang dashboard natin mga boss, mag-iiba na yan. Kaya okay lang din naman yan na mabilis sa ngayon dahil nga ang panahon natin medyo makulimlim. Okay, ayun. Mga boss, kagaya sinasabi ko, napaka-importante o malaking bagay sa amin mga boss yung hindi natin pag-skip ng ads dahil meron tayong mga natutulungan kagaya nitong ating taxi.
O hindi ko naman na ipagyayabang mga boss. Kaya na sinasabi ko, hindi naman kailangan magkaroon ng simpatsya rito. Itong ating taxi ay tinulungan natin dahil ayoko nang masira yung setup natin dahil sa lumang condenser niya. So ang ginawa natin, nagkabit tayo ng condenser na panibago, compressor na ibang compressor na kinabit natin, hindi na kagaya ng dati. So lahat yan ay tinutulong natin sa ating kliyente. Kasi ang taxi natin mga boss talaga, alam naman natin ang pampasada, lalo na kung walang maintenance na naiipon at napupunta sa ating pang-araw-araw, talagang nauubos yung ating pang-maintenance. So itong ating taxi na ginagawa na to ay tinulungan natin munang makapagkabit ng ating condenser. So may usapan kami, nahuhulog-hulugan na lang sa atin yung ating balance, kung ano man yung magiging balance, no, para at least makabiyahe muna. Kasi kung matetenga, sayang naman yung araw, no. O kaya napaka-importante mga boss na yung ating ads ay huwag nyong skip, para at least may mga ma-stock tayong pyesa para dun sa mga wala pa talagang pangbili na kagaya nito, o maitulong natin sa kanila, no. Tayo naman dito sa ating shop ay talagang gusto nating makatulong, no. Kaya pakiusap lang, kung sakali man na mapadaan kayo sa aming bahay, sa aming channel, huwag nyo skip yung ads natin para magtuloy-tuloy yung ating pagtulong sa iba nating mga kliyente. Hindi natin binibidyoan lahat yan mga boss, at ayaw naman natin ng ganun. Pero sa isang banda, talagang maganda rin yung naisasabi natin dito, kasi para yung ating ads, huwag nating ma-skip, no? Para at least madagdagan yung ating nalilikom na pera, no? Okay, ayun lang mga boss. At nagpapasalamat kami dahil ang panibagong taon na to, panibagong simula, panibagong laban, panibagong experience ang makakaharap natin sa aircon. Pero ganun pa man, nawa ang ating skill mga boss ay lalong mas yumabong, no? Hindi yung pababa, dapat pataas tayo lagi. Okay, ayun lang mga boss. Maraming salamat at God bless sa ating lahat. Ingat tayo parati ngayong taon na to. Mag-ingat tayo, mag-improve tayo ngayong taon. At syempre, unang-una, mga boss, magpasalamat tayo sa taas. Okay? Yun ang napaka-importante sa lahat. Sa lahat ng gagawin natin, sa taas tayo umasa at sa kanya tayo magkaroon ng tiwala. Okay? Syempre, salamat. Thank you very much.